Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Si Papa Dudut po ito para sa Papa Dudut Stories Live. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, maraming marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Pero mas maganda kung kayo po ay magsusubscribe para mas marami po ang makaalam at maingganyo. I-share nyo din po ang ating YouTube channel at ang aking pong ibang mga social media accounts. Para sa araw na ito sa ating episode, may mga pagpipilian tayo sa buhay natin na madalas tayong nahihirapan na mag-decide. Lalo na kung marami tayong bagay at mga tao na dapat isakripisyo. Pero ano nga ba ang dapat nating gawin para maging masaya tayo? Ano ang mga dapat nating piliin na iwanan at isakripisyo? Ang pangarap na matagal nating pinaghirapan bago maabot? O ang taong mahal natin na minsan nating pinangarap na makasama sa panghabang buhay? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dennis, 49 years old. Taga Cavite at nagtatrabaho bilang doktor sa isang ospital dito lang din sa amin. Sa totoo lang ay hindi ko rin alam kung kailan ko matatapos itong sulat ko dahil sobrang busy namin sa trabaho. Hindi nakas talaga biro ang magtrabaho sa ospital, lalo na para sa aming mga doktor at nurse na kasama ko. Araw-araw kaming nagbubuwis buhay para maisalba ang buhay ng ibang tao. Pero nakakalungkot isipin na hindi kami palaging nagtatagumpay. Ang sabi nga nila, ganon talaga ang buhay ng isang tao. Kapag oras mo na, kahit ayaw pa siyang bitawan at sukuan ng mga taong nagmamahal sa kanya, ay wala na silang magagawa pa. At hindi ko naiisip noon na minsan ko rin palang mararanasan ang ganong pangyayari. Hindi tungkol sa trabaho ko o sa pagiging frontliner ang sulat kong ito, Papa Dudut. Hindi rin po ito tungkol sa pandemya na hanggang ngayon ay kinakaharap pa rin natin. Tungkol po ito sa babaeng sobra kong minahal noon. At siya si Rebecca. Isa siyang nurse sa ospital kung saan ako nagtatrabaho. At mahigit 4 na taon na ang relasyon namin noon nang magdesisyon akong alukin siya ng kasal. 3 buwan na preparasyon rin para sa aking wedding proposal sa kanya yon. Wala pang pandemic noon kaya hindi pa masyadong toxic ang trabaho sa amin sa ospital. Nagawa ko pa ngang magpatulong sa ibang kasamahan ko sa trabaho. Tandang-tanda ko ang araw na yon, Papa Dudut. Nasa loob kami ng isang bakanteng kwarto ni Rebecca at napapalibutan ng ilang staff ng ospital. Nakaluhod ako sa harapan niya at kinakabahang binuksan ng maliit na kahong hawak ko noon habang tahimik na nananalangin na sana ay tanggapin niya ang alok ko. Sana tanggapin niya ang alok ko bilang kabiyak niya sa panghabang buhay. All my life, wala na akong ibang hinihiling kung hindi ang makasama ang babaeng pinakamamahal ko. Ang makasama ka sa habang buhay. Rebecca, will you marry me? Ang tanong ko sa babaeng pinakamamahal ko. Nakita kong nangingilid na ang luha sa mga mata ni Rebecca habang inililibot sa buong kwarto ang kanyang paningin. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang hawak na mga bulaklak, lobo o mga letra na bumubuo ng mga salitang Rebecca, will you marry me? Ilang saglit pa bago niya nagawang salubungin ang mga tingin ko na may ngiti sa mga labi. Matamis na ngiti habang ako ay malakas ang kaba sa dibdib. Hanggang sa sinagot na niya ang tanong ko. Yes, Dennis, I will marry you. Sagot ni Rebecca habang naiiyak pang tumango sa akin. Umugong na ang malakas na palakpakan at masayang hiyawan sa loob ng kwartong yon. Masaya pero sobrang kinakabahan pa rin ako ng mga oras na yon kaya nanginginig pa ang mga kamay ko habang isinusuot sa palasingsingan niyang daliri ang hawak kong singsing.
At pagkatapos ay tumayo na ako at ikinulong sa mga palad ko ang magkabila niyang pisngi. Sa tanang buhay ko ay noon lang ako umiyak sa harap ng isang babae, Papa Dudut, habang napapalibutan kami ng maraming tao. I love you, Rebecca. Sabi ko bago siya hinalikan sa kanyang mga labi. Hindi na rin ako nagsayang pa ng mga oras noon. At nang gabing kasabay ko ang mga magulang kong maghapunan, ay sinabi ko na sa kanila ang plano kong pagpapakasal. Magpapakasal ka na? Kanino? Kay Rebecca? Tanong ni Mama. Ma, si Rebecca lang naman po ang girlfriend ko, hindi ba? Natatawang sagot ko pa. Eh hindi ba nasa London ang parents niya? Paano kapag sumunod na siya doon? Ano nang magiging plano mo? Muling tanong pa ni Mama. Baka sa boses niya ang inis at pagkadismaya sa planong pagpapakasal na sinabi ko noon. Mahal, hayaan mo na si Dennis na magdesisyon tungkol sa mga bagay na yan. Matanda na siya at alam na niya ang dapat gawin. Ang sabi naman ni Papa na patuloy lang sa ginagawa niyang pagkain. Concern lang naman ako kay Dennis. Hindi dahil sa masasayang ang pinagpaaral natin sa kanya. Dahil hindi naman tayong may gusto na magdoktor siya kung hindi siya mismo. Ibinaling ni Mama ang tingin sa akin bago nagpatuloy sa pagsasalita. Imagine this, anak ha. Bata ka pa lang ay sinasabi mo na gusto mong marating ang pagiging doktor at heto na nga. Mahigit 10 taon bago mo narating ang propesyon na yan. At naabot ang pangarap mo na maging isang doktor at pagkatapos ano? Aalis ka para sundan si Rebecca sa London? Pag pumunta ka sa London, ano namang magiging trabaho mo doon? Nurse? Caregiver? Janitor? May inis sa boses na sunod-sunod na tanong ni Mama. Isang buntong hininga naman ang binitawan ko bago inilagay ng maayos ang kubyerto sa ibabaw ng plato. Medyo nawala na kasi ako noon ng ganang kumain. Sa mahigit 4 na taon naming relasyon ni Rebecca, naramdaman ko namang tanggap na siya ni na Mama at Papa bilang babae na nais kong makasama sa panghabang buhay. Pero nang malaman ni Mama na nasa London ang mga magulang ni Rebecca, ay paulit-ulit na niyang sinasabi sa akin na walang patutunguhan ang relasyon naming dalawa. Masasayang lang daw ang pag-abot ko sa mga pangarap ko na maging doktor kapag tinuloy pa namin ni Rebecca ang relasyon naming dalawa. Sigurado ka na ba talaga, Dennis, sa plano mong pagpapakasal sa kanya? Napangiti ako sa tanong ni Papa sa akin. Sa lahat ng naging girlfriend ko, kay Rebecca ko lang nakita at naramdaman ang sarili ko na gusto ko nang lumagay sa tahimik na buhay. Siya ang nag-iisang babae na nakita kong gusto kong makasama sa habang buhay at maging nanay ng mga magiging anak ko. Kaya sigurado ako mula sa umpisa pa lamang ng relasyon naming dalawa na siya talaga ang gusto ko na pakasalan at mapangasawa. Opo pa, alam niyo naman kung gaano ako kaseryoso sa kanya noong una pa lang, sagot ko. Eh bakit biglaan ang pagpaplano ninyong pagpapakasal? Don't tell me na pregnant siya. Si Mama ang muling nagtanong. Of course not, Ma. Alam mo namang nagmana ako sa inyo ni Papa, sagot ko. Christian kasi ang religion namin at kagaya ng mga magulang ko, naniniwala ako na dapat mauna ang pagpapakasal bago ang pagsisiping ng dalawang taong nagmamahalan. Eh bakit biglaan nga? Muling tanong ni Mama. Ngiti na lamang ang naisagot ko sa kanya. Marami rin kasi ang nag-aakala noon na buntis si Rebecca, kaya nag-propose na ako sa kanya ng kasal. Actually, kahit ako ay hindi ko maisip kung bakit nga ba bigla ko na lang gustong lumagay sa tahimik na kasama siya. 3 buwan ko yung pinagplanuhan. Naalala ko na 4 na buwan na rin pala ang nakakaraan noong ikwento niya sa akin na inaayos na ng parents niya ang petition para makasunod siya sa London. Hindi ko alam kung yun na nga ba ang dahilan ko o sadyang hindi ko lang din maamin sa sarili ko. Natakot akong maiwan ni Rebecca at matapos ang relasyon naming dalawa.
Hindi ko na sinabi pa kay Rebecca ang naging reaksyon ng mga magulang ko tungkol sa plano naming pagpapakasal. Dahil para sa akin ay hindi na yun importante pang malaman ng fiancé ko. Han, may itatanong ako. Sabi ko habang hawak ang kamay ni Rebecca at naghihintay ng order naming pagkain para sa hapunan sa loob ng paborito naming restaurant. Ano yun, Han? Nakangiting tanong niya. Napakaganda talaga ni Rebecca lalo na kapag ngumingiti kagaya ng mga oras na yon. Are you gonna leave me? Tanong ko. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre hindi. Magpapakasal na nga tayo, hindi ba? Natatawang patanong na sagot niya. Napangiti na rin ako sa mga sinabi niya. Tama naman siya. Magpapakasal na kaming dalawa at magiging happily married couple kagaya ng mga palabas sa teleserye. Paano kapag pinasunod ka na ng mga parents mo sa London? Muli namang tanong ko. Bumakas ang kaseryosuhan sa mukha ni Rebecca bago tumingin sa mga mata ko. Saglit siyang natahimik na tila nangangapa ng mga salitang itutugon sa muling tanong ko. Susunod ka naman, hindi ba? Balik tanong niya sa akin. Hindi kaagad ako nakasagot sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay naririnig ko ng mga oras na yon ang boses ni Mama na naglilitanya sa magkabilang tenga ko. Eh hindi ba nasa London ang parents niya? Paano kapag pati siya sumunod doon? Imagine this, anak. Pag pumunta ka sa London, anong magiging trabaho mo? Nurse? Caregiver? Janitor? Excuse me sir and ma'am, nandito na po ang orders ninyo. Nagising na lamang ang diwa ko nang lumapit na ang waiter na nagsimula ng ilapag ang mga pagkain sa kaharap naming lamesa. Let's eat? Sabi ko na lang nang mailagay na ang lahat ng pagkain at inumin sa ibabaw ng lamesa. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung bakit hindi ko nagawang sagutin ng tanong niya. Hindi ko kayang sagutin ng mga oras na yon dahil sa mga bagay na gumugulo sa isipan ko. Hindi na namin pa muling pinag-usapan ang tungkol sa pag-alis ni Rebecca papunta sa London, Papa Dudut. Paminsan-minsan ay pasimpleng binubuksan ni Rebecca ang topic na yon. Pero ako na mismo ang hindi pumapansin doon. Ewan ko ba sa sarili ko. Kapag kasi napag-uusapan yon, pakaramdam ko kaagad ay iiwanan na ako ni Rebecca. Kaya kahit hindi namin napag-uusapan ang bagay na yon ay nasasaktan na kaagad ako. Hindi ko rin naman kasi alam kung ano ang magiging buhay ko sa London. Pero hindi ko rin kakayanin na mawala sa buhay ko si Rebecca. Kaya naman hanggang sa mga oras na yon ay lito ang isip ko sa dapat kong isipin at magiging desisyon. Han, hanggang anong oras ang duty mo? Tanong ko kay Rebecca. Nang makalabas kami ng kwarto kung saan ay chine-check up ko ang isa sa mga naka-inpatient na pasyente. Kakatapos lang ng duty ko at gusto ko na sanang simulan ang pag-aayos ng mga bagay na para sa kasal namin. 2 PM, Han. Why? Tanong ni Rebecca. Imi-meet kasi natin mamayang alas 4 ang event coordinator para sa wedding natin kung pwede ka. Sagot ko. Napahinto siya sa paglalakad kaya nauna ako ng ilang hakbang bago napahinto na rin habang patuloy sa pagbuklat ng mga hawak kong papel. Han, tawag niya sa akin. Bakit Han? May iba ka na bang lakad mamaya? Okay lang din naman kung gusto mong i-risked natin. Sagot ko habang patuloy sa pagbubuklat sa hawak kong mga papel. Sabi ni Mami, malapit na raw maayos ang petition ko sa London. Baka next month makaalis na ako. May lungkot ang boses na sagot niya. Napahinto na ako sa ginawa kong pagbubuklat ng mga papel na hawak ko kasunod ang biglang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung titignan ko ba siya o mananatiling nandun na lamang sa mga papel na hawak ko.
Malala na ang sakit ni Daddy at gusto niya sana na sa London tayo magpakasal. Gusto niya rin na doon tayo tumirahan, muling sabi niya sa akin. Napatiim ang mga bagang ko habang sinusubukang kapain ang mga salitang dapat na isagot ko sa mga sinabi niyang yon. Pero wala akong nakapa at sa halip na lingunin siya ay walang salitang nagpatuloy na ako sa paglalakad habang ramdam kong nakasunod lang siya ng tingin sa akin. Matagal na niyang sinabi sa akin ang bagay na yon, Papa Dudut. Pero sa halip na pag-usapan namin ay pinipilit kong baguhin ang paksa ng usapan. Hanggang sa dumating na nga ang oras na alam kong hindi ko na magawang iwasan pa. Ang pag-usapan, ang pag-alis niya at pag-iwan niya sa akin. Hindi ko na muna kinausap noon si Rebecca kasi hindi ko rin alam ang sasabihin ko sa kanya. Dahil naunang natapos ang duty ko, nauna na rin akong umuwi sa kanya. At habang naghahapunan, kasabay sina Papa at Mama, sinabi ko sa kanila na baka simulan ko nang asigasuhin ang mga papeles ko para makasunod kay Rebecca sa London at doon na magpakasal at manirahan. Wala pa naman talaga akong plano at mas lalong hindi pa buo ang desisyon ko. Pero sinabi ko na kaagad sa kanila dahil gusto ko lang talagang makita o marinig ang magiging opinyon nilang dalawa, lalo na si Mama. Hindi ka aalis. Hindi mo iiwanan ang pagdodoktor mo dito sa Pilipinas para lang sa isang babae. Dennis, naririnig mo ba yung sinasabi mo sa amin ng Papa mo? Plano mo ba talagang talikuran ang propesyon na pinangarap mo mula noong bata ka pa? Napahigpit na ang hawak ko sa mga kubyertos ko dahil sa mga sinasabi sa akin ni Mama noon. Mataas na ang tono ng pananalita niya habang halatang nagpipigil ng galit. Walang aalis, walang mag-a-abroad, walang magpapakasal sa London. Padabog nang umalis si Mama sa harapan ng hapagkainan. Alam kong nasira na ang hapunan namin kaya nawala na rin ako ng gana at tuluyan nang binitawan sa plato ang mga kubyertos ko. Tahimik pa rin ako pero nasa plato kong may laman pa ng mga pagkain ang aking tingin. Dennis, hindi basta-basta ang desisyon at plano na balak mong gawin. Hindi kita pakikialamanan sa anumang kahihinatnan pagkatapos mo mag-isip ng mas malalim. Pero para sa akin may punto ang lahat ng sinabi ng Mama mo. Maraming adjustments ang mangyayari sa buhay mo, anak. Marami kang maiiwan. Maraming mga bagay na kailangan mong isakripisyo. Ang sabi naman ni Papa. Nanatili akong tahimik habang nagsasalita siya, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay wala naman akong dapat na sabihin. Kahit naman kasi ako ay hindi pa sigurado sa kung ano ba talaga ang mas dapat kong gawin. Lahat ay magulo pa noon sa isipan ko. Wala pa akong malinaw na plano pero isa lang ang gusto kong mangyari. Ang mapakasalan si Rebecca at makasama siya sa panghabang buhay. Ang hindi ko lang sigurado noon ay kung kaya ko bang bitawan ang pinakamalaking bagay na pinangarap ko noon para sa sarili ko. Ang maging isang ganap na doktor at makapaglingkod dito sa ating bansa. Pero ano pa man ang maisipan mong gawin, eto ang tandaan mo. Huwag mong hayaan na makagawa ka ng desisyon na labis mong pagsisisihan sa huli at sa buong buhay mo. Piliin mo kung ano ang magpapasaya sa iyo sa habang buhay at kung ano man ang mapili mo sa huli, kung saan ka magiging masaya. Ano pa man yan, Dennis, susuportahan ka namin ang Mama mo. Nakatulala pa rin ako sa natira kong kanin at ulam pero wala doon ang isipan ko. Tama si Papa. Isang malaking pagbabago sa buhay ko ang mangyayari anumang desisyon ang piliin ko. Mula ng gabi na yon, Papa Dudut, ay sinimulan ko na munang iwasan si Rebecca. Yon ang paraan ko para makapag-isip ako ng mas maayos na plano para sa sarili ko at sa aming dalawa.
Pero sa paglipas ng mga araw, parang lalo lang gumulo ang lahat sa isipan ko. Han, iniiwasan mo ba ako? Tanong ni Rebecca. Nagpatuloy ako sa paglalakad at hindi siya pinansin, Papa Dudut. Nakatuon ang tingin ko sa hawak kong clipboard na may mga papel habang may dalawang nurse na nakasunod sa akin. Si Abby na naka-assign sa pasyenteng pupuntahan ko at si Rebecca na bigla na lang sumulpot sa tabi ko. Dennis, ano ba, kausapin mo naman ako? Muling sabi niya. Huminto na ako sa paglalakad nang nasa may pasilyo na kami kung saan ay walang masyadong dumadaan na tao at inabot ko kay Abby ang hawak kong clipboard bagay ito sininyasan na mauna na siya sa isang pasyente na dapat ay sabay naming pupuntahan. Hinarap ko na sa wakas si Rebecca nang makalayo na si Abby. Now, what do you want me to say? Tanong ko kay Rebecca. Wala. Gusto ko lang malaman kung may problema ba tayo. Balik tanong niya. Ako? Sa tingin ko wala. Pero ba tayong dapat na maging problema? Muling pagtatanong ko. Para sa akin ay wala naman kasi kaming dapat na maging problema. Wala kahit may narinig akong balita na malapit na ang flight niya papuntang London. Wala kahit tinext niya ako na kailangan na niyang umalis. Wala kahit na ilang beses kong hindi sinasagot ang mga tawag niya. I'm leaving 3 weeks from now. Malala na ang sakit ni Daddy at gusto niyang umuwi kaming magkakapatid doon sa lalong madaling panahon. Medyo naiiyak na sabi niya. Isang malalim na buntong hininga ang binitawan ko, Papa Dudut. Ang bigat ng pakiramdam ko ng mga oras na yon. Na para bang napakahirap magbitaw ng kahit na anong salita sa harapan niya. Ayokong umalis. Ayokong iwanan ka pero kailangan ako ni Daddy. Patuloy na sabi niya. Kailan ka babalik? Tanong ko kay Rebecca. Pigil na rin ang luha ko noon pero basag ang boses ko. Hindi ka agad siya nakapagsalita at alam kong pinag-iisipan niyang mabuti noon ang magiging sagot niya sa tanong ko. Babalik ka pa ba? Muling tanong ko. Hindi ko alam. Naiiyak na sagot niya. Alam ko naman na ang mga plano niya kaya naiinis ako sa sarili ko kung bakit kailangan ko pa siyang tanungin noon. Biglang nanakit ang lalamunan ko nang maramdaman kong nais mangilid ng mga luha sa mga mata ko na pilit kong pinigilan. Are you breaking up with me? Pigil na pigil ang mga luhang tanong ko sa kanya. No, of course not. Gusto ko lang sabihin sa iyo na kailangan ko nang umalis dahil kay Daddy. At gusto kong sumunod ka sa akin dahil gusto ko na magkasama tayo. Dennis, alam mong ayokong umalis at iwanan ka pero kailangan ako ni Mommy at ng mga kapatid ko. Lalong-lalo na si Daddy. Susunod ka naman sa akin, hindi ba? If you want, pwede kong i-reschedule ang flight ko para sabay na tayong umalis. Ang sabi pa niya. Rebecca, you don't understand. Hindi mo ba nakikita na hindi ako pwedeng umalis? Nandito ang buhay ko at ang natupad kong pangarap. Please huwag ka naman sanang magpaka-selfish. Nagtaas na ang boses ko pero hindi ako galit. Nasasaktan lang talaga ako ng sobra. Selfish ako? Bigla nang namuo ang luha sa mga mata niya bago nagpatuloy sa sinasabi niya. Naririnig mo ba ang sarili mo, Dennis? 4 years. 4 years na hinayaan kong kontrolin mo ang buhay ko. Dapat nga matagal na akong nasa London. Dapat dati ko pang inalagaan ang daddy ko. Pero I'm still here. I'm still here dahil ayokong umalis. Ayaw mo kong umalis. Ayaw ng parents mo. At ginawa ko ang lahat ng yon dahil mahal kita. Mahal na mahal. Dennis, hindi ako nanunumbat pero ngayon lang ako gagawa ng desisyon para sa sarili ko.
para sa pamilya ko. Kailangan ako ni Daddy. Kailangan ako ngayon ng pamilya ko. Naiiyak nang sabi ni Rebecca. Hindi ko na rin napigilan ang mga luha ko habang pinagmamasdan siya. Noon ko lang napagtanto ang lahat ng mga sinasabi niya. Ayoko mang aminin pero tama siya, Papa Dudut. Sa 4 na taon na relasyon naming dalawa, hinayaan niya talaga na palaging ako ang gumagawa ng desisyon na dapat ay kaming dalawa. Ang sabi mo, nandito sa Pilipinas ang mga pangarap mo at buhay mo. Eh ako, ano ba ako sa'yo? Ano ba ako sa buhay mo? Dahil ako, 4 na taong kong pinaikot ang mundo ko na ikaw ang buhay ko. Ngayon kung ayaw mo talagang sumama, hindi na kita pipilitin pa. Pero Dennis, umaasa pa rin ako na susunod ka, muling sabi niya. Maraming adjustment ang mangyayari sa buhay mo. Marami kang maiiwan. Maraming mga bagay na kailangan mong isakripisyo. Boses ni Papa na umiikot noon sa isipan ko bago binawi ko ang kamay ko mula sa pagkakahawak ni Rebecca. Hindi ko kayang iwanan ang buhay ko dito sa Pilipinas. Hindi ko kayang bitawan ang pangarap na napakatagal bago naabot. Hindi ko kaya. Hindi pa. I have to go, Rebecca. May pasyente pa akong kailangan puntahan. Paalam ko sa kanya bago ako naglakad palayo mula sa kinatatayuan niya. Ayoko talagang iwanan noon si Rebecca, Papa Dudut. Hindi ako sanay na natatapos ang araw na may away na namamagitan sa aming dalawa. At ako rin ang palaging unang umaayos ng gulo kahit sino paman sa amin ang may kasalanan. Pero ng mga oras na yon ay hindi ko na kasi alam kung paano pa makikipag-ayos sa kanya. Hindi ko na alam kung pwede pa ba talagang maayos ang relasyon naming dalawa noon. Kasi kahit sa ang anggulo ko tingnan, sa pag-alis ni Rebecca at pag-iwan sa akin, mauuwi ang lahat. Mabilis na lumipas sa mga araw noon na hindi na kami nag-usapan ni Rebecca. Hindi ko na siya kinausap pa kahit na ilang beses niya akong sinubukang lapitan. Mas lalong hindi ko na sinasagot ang mga tawag o text niya. May mga kaibigan kami na tumatawag at nagte-text sa akin para tulungan si Rebecca na magkausap kami. Pero labis talaga ang pag-iwas ko sa kanilang lahat at sinabi ko na sana huwag na silang makialam pa sa amin. Hanggang sa mapagod na lang din si Rebecca, nasuyuin ako. At kahit nga nasa isang ospital kami ay hindi na rin kami madalas nakikita noon dahil alam kong naging sobrang abala niya sa pag-aayos ng mga papeles para sa pag-alis niya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinagdadasal ko na sana ay hindi dumating pa. Ang araw ng pag-alis niya. Hindi ako pumasok sa ospital at nagstay na lamang ako sa bahay sa loob ng kwarto ko. Gusto ko lang mapag-isa at makapag-isip. Inabot ko ang cellphone ko at kinansel ang mga text message at missed call ni Rebecca na nakadisplay sa screen. Binuksan ko ang Facebook ko kung saan ang post kaagad niya ang bumungad sa akin. I'm still waiting for you. Alam ko na darating ka. Mahigit isang oras na ang post na yon ni Rebecca pero nasa top pa rin ng newsfeed ko sa dami ng likes at reactions na sad. Pinunasan ko ang mga luha ng mata ko bago napatingin sa orasan na nakasabit sa dingding. Alam kong sa mga oras na yon ay nakalipad na ang eroplanong kinalulunan ni Rebecca. Ang eroplanong magdadala sa kanya palayo sa buhay ko. Ngayon lang ako gagawa ng desisyon para sa sarili ko. Kailangan ako ngayon ng pamilya ko. I'm still hoping na susunod ka. 4 na taong kong pinaikot ang mundo ko na ikaw ang buhay ko. Mahal kita, Dennis. Mahal na mahal. Huwag mong hayaan na makagawa ka ng desisyon na labis mong pagsisisihan sa huli at sa buong buhay mo. Piliin mo kung ano ang magpapasaya sa iyo sa habang buhay. Yon ang mga sinabi ni Rebecca at ni Papa noon na patuloy kong naririnig sa isipan ko. Lalo lang akong naguluhan at naiyak.
lalo akong nasaktan, Papa Dudut. Muling nangilid ang mga luha sa mga mata ko. At nang simulan kong basahin ang mga text message ni Rebecca at mga text message ng pamamaalam niya sa akin. Nakasulat din doon na patuloy siyang maghihintay sa akin. Patuloy siyang aasa na susunod ako sa kanya dahil mahal ko siya. Ilang saglit pang lumipas noon nang maisip ko na tama siya na mahal ko siya at nagkamali ako sa naging desisyon ko na iwasan siya. Tama si Papa na dapat ay mas pag-isipan ko pang mabuti ang lahat. Pinunasan ko ang mga luha bago bumangon sa kama. Pinuntahan ko ang tukador kung saan nakalagay ang mga importanteng papeles na naglalaman ng mga pagkakakilanlan sa akin. Nag-decide ako noon na sisimulan ko ng asikasuhin ang passport at ang visa ko. Asikasuhin ko ng lahat para makasunod na ako sa kanya sa London. Susundan ko si Rebecca. Nang mga oras na yon ay alam ko na kung ano ang kailangan ko, Papa Dudut. Kung ano ang magpapasaya sa akin sa habang buhay. Kung ano o sino ang totoong pangarap ko. At si Rebecca lang yon, wala ng iba. Tatlong mararahan na katok ang nagpahinto sa ginagawa ko at nagpalingon sa akin sa may pinto kung saan ay kaagad na tumambad sa akin si Papa at si Mama. Dennis? Baka sa mukha nilang pareho ang labis na pag-aalala na pinagtataka ko. Lalo na sa mukha ni Mama na tila anumang oras ay maiiyak na. Ma? Pa? Bakit po? Tanong ko. Kinakabahan na ako at wala pa man silang sinasabi yung pakaramdam na parang hindi ko magugustuhan anumang oras ang sasabihin nila. Biglang tumunog ang message tone ng cellphone ko. Isa, dalawa, mahigit tatlong sunod-sunod na message tone ang narinig ko na tila ba birthday ko noon at sunod-sunod ang mga birthday greetings na dumarating sa cellphone ko ang meron. Bigla ring tumunog ang telepono sa loob ng kwarto ko. Hindi ko na alam at naguguluhan na ako. Naguguluhan na ako sa kung ano ang uunahin ko. Ang mga text message sa cellphone ko, ang nagre-ring na telepono, o ang weird na kinikilos ng mga magulang ko. Nagsimulang maglakad si Papa palapit sa malaking TV na nasa loob ng kwarto ko. Huminto na rin ang mga ingay na ginagawa ng cellphone ko at ng telepono. Tahimik akong nakasunod ng tingin kay Papa na binuksan ang TV kung saan isang flash news ang pinapalabas na parabang timing sa nangyayari noon. Napalunok ako nang mabasa ko kung nasaan ang lokasyon ng nagbabalita. Sa airport kung saan dapat naroon si Rebecca. Isang aksidente ang naganap malapit sa airport, Papa Dudut. Dead on the spot ang mga taong involved sa nasabing aksidente. Nabunggo ang sinasakyang taxi ni Rebecca papunta sa airport, Papa Dudut. Lalong nanginig na ang buong katawan ko bago tuluyang napaluhod nang kasama sa listahan ng pangalang lumabas ang pangalan ni Rebecca sa umano ay kasama sa aksidente. Wala akong naintindihan pa sa mga sumunod na sinabi ng newscaster. Muli nang nanlabo ang mga paningin ko dahil sa mga luha. Hindi ko natuluyang napigil ang mapahagulhol sa sakit na nararamdaman ko. Nananaginip lang ba ako? Bangungot ang lahat ng ito. Hindi ito totoo. Hindi ito pwedeng maging totoo. Yon ang paulit-ulit na sigaw ko sa isipan ko. Anak, ang wika ni Mama. Naramdaman ko ang mahigpit na yakap ni Mama na nagpamulat sa akin na nasa realidad ako. Na hindi ako nananaginip na lahat ng yon ay totoong nangyayari sa buhay ko. Mas naramdaman ko noon ang sakit ng katotohanan. Ang sakit na may halong pagsisisi. This is not happening. This is not real. Ayoko. Hindi ko kaya. Umiiyak na sabi ko. Yakap ni Papa ang lalong nagpaiyak sa akin. Naramdaman kong pati sila ay umiiyak na rin.
Hindi pwedeng mawala si Rebecca. Susundan ko pa siya. Susunod ako sa kanya sa London. Magpapakasal pa kaming dalawa. Bubuo pa kami ng isang napakasayang pamilya. Isang masayang pamilya kagaya ng mga pangarap na binuo namin ng magkasama. Mga pangarap na kahit kailan ay hindi na matutupad. Isang araw ang lumipas bago ko nagawang dumalaw sa burol ni Rebecca. Muli kong naramdaman ng kirot sa dibdib ng mga oras na yon. Doon ko kasi mas lalong napatunayan na wala na siya. Wala na talagang pag-asa na muli ko siyang makasama at makayakap. Tahimik lamang ako na lumapit noon sa kanyang kabaong at pinagmasdan siya. Maayos na ang kanyang itsura at napakaganda pa niya kahit halata ang patong-patong na make-up na nakalagay sa kanyang mukha. At ng mga oras na yon ay gusto ko nang buksan ang kabaong at yakapin ang kanyang katawan. Gusto ko siyang halikan at bago magising siya, kagaya ng mga nababasa o napapanood ko sa mga fairy tale noong bata pa lamang ako. Pero hindi na ako bata noon. At alam ko na wala ng magic ang kaya pang gumising sa babaeng mahal ko. Ilang araw lang din ang naging burol noon para kay Rebecca. At sa mga araw na yon ay halos hindi ako umalis sa tabi ng kabaong niya. Tahimik lamang ako at palaging nakatulala sa kanya. Lumuluha habang kinakausap siya sa isipan ko. Paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa kanya, Papa Dudut. At paulit-ulit ko rin sinasabi kung gaano ko siya kamahal. At sa araw ng libing niya ay munti ko nang hindi kayanin at tanggapin na wala na talaga siya sa buhay ko. Nangangatog ang mga tuhod ko noon, nanginginig ang mga braso ko. At walang tigil ang mga mata ko sa pagluha noon. Pinigilan ko ang sarili ko na humagulhol. Pero hindi ko na napigilan pa ang mga luha ko na magwala mula sa mga mata ko. Ang sakit-sakit kasi, Papa Dudut. Sobrang sakit na sa huling pagkakataon na nagkasama at nagkausap kami ni Rebecca. Ni hindi ko man lang nasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Hindi ko man lang siya na ipaglaban. Hindi ko man lang siya nagawang pagbigyan sa pangarap na gusto niya para sa aming dalawa. Hindi ko man lang napili ang relasyon namin noon. Yun siguro ang dahilan kung bakit triple ang sakit na naramdaman ko sa dibdib ko dahil sa pagkawala niya. Kirot at labis na pagsisisi ang nangibabaw noon dito sa dibdib ko. Lalo na at kahit kailan, hindi ko na maibabalik pa ang nakaraan para madugtungan ang kwento naming dalawa. At wala na akong ibang pagpipilian kung hindi ang tanggapin ang pagkawala ni Rebecca sa buhay ko. Papa Dudut, mahigit 20 taon na ang nakakalipas nang iwanan ako ni Rebecca. Pero ang pag-iwan na ginawa ay ang paraan na wala na talagang balikan. Mas okay pa nga sana kung sa London lang siya pumunta para kahit papaano ay may paraan pa para makausap ko siya. Makita at makasama ko siya. Pero hindi eh, nasa isang lugar na siya na umaasa ako na sana ay magkita kami kapag oras na. At kapag nangyari yon, paulit-ulit kong sasabihin sa kanya kung gaano ko siya kamahal at siya lang ang nag-iisang babae na gusto kong makasama sa panghabang buhay. At hanggang sa kabilang buhay, Papa Dudut. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, Papa Dudut, pero heto ako at naiiyak pa rin habang sinusulat ko tong liham na ito. Hindi na muli pang tumibok para sa ibang babae ang puso ko. Maraming salamat, Papa Dudut, sa pagbasa nitong sulat ko. Lubos na gumagalang ang masugid ninyong tagapakinig, Dennis. Hindi lahat ng desisyon na ginagawa natin sa buhay ay palagi pong tama. Hindi rin lahat ay palaging mali. At may mga desisyon tayo na may dalang panghabang buhay na pagsisisi sa ating puso. Maraming salamat po, Doc Dennis, sa pagbabadala ninyo ng sulat dito sa aking programa para maibahagi ang inyong kwento
sa ating mga tagapanood at mga listeners. Nakakalungkot talagang isipin na sayang at hindi na nadugtungan ang inyong kwentong pag-iibigan ni Miss Rebecca. Nakakapanghinayang na hindi man lang kayo nabigyan ng chance na muling magkita para subukan na labanan ang mga pagsubok na darating kung sakaling sa ibang bansa na kayo manirahan. Ganun pa man, alam ko na kahit paano ay masaya si Miss Rebecca dahil nakikita niya kayo, Doc Dennis. Napatuloy na nagpapakatatag kahit na hindi mo na siya kasama. Ganon kasi talaga ang buhay, unahan lang sa pag-alis sa mundong ito. Pero naniniwala ako na hindi man kayo nagkatuluyan sa panahong ito ay palaging may nakalaan at tamang panahon para sa inyong dalawa na tunay na nagmamahalan. Bago po tayo magtapos ay gusto ko lamang pong pasalamatan lahat ng ating mga subscribers na nagpo-post ng mga comments nila sa ating pong Papa Dudut Stories. Si Joy Lopez na bagong subscriber natin, maraming salamat. Si Rosemary Valiente, Miguel de la Peña, si Inday Bell, si I'm Keseya Max na suking-suki natin, maraming salamat. Ano? And si Catherine Grace de Guzman, si Sebron Dillariosa, si Vanessa Rose Bataanon, and si Gemma Galvez. Ganon din si Gela May Presocio. Si Minping, nasuki natin. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa Papa Dudut Stories. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.